inumpisahan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang sagupaan sa SBN 21. Bumalangkas sila ng isang palatuntunang itatapat sa ang dating daan ni Brother Eli Soriano. Sa unang pagkakataon po ay maglilingkod kami sa inyo sa himpilang ito sa paubagitan po ng palatuntunang ang tamang daan. So yun po, magandang araw mga kababayan, mga kapatid. Ito naman ang isa na namang gawa natin ng reaction. Ito po ay video lang ang Brother Eli na ito po ay naka-record or nangyayari sa panahon pa noong 2001. Ito po yung panahon na kung saan kasagsagan ng debate on air sa pagitan ng Iglesia ni Cristo at ang MCGI na samahan ng Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Ito po ay mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus na mas kilala nung panahon na yun, 2001, sa salitang ang dating daan. Kaya dito po sa puntong ito mga kapatid, ang samahan or ang kampo ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ni Maximo Bularan at sa kanyang mga kasamahan ay bumuo sila ng isang programa doon mismo sa kanilang channel na may pamagat na ang tamang daan. So malinaw na ang programang ito ay talagang pangtapat sa programa ng Iglesia ng Diyos or sa mga kaanib ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na pinangungunahan ni Brother Eli upang tapatan ang mga pangangaral po ng Brother Eli. Ito po ay patungkol sa mga usaping pangpananampalataya ayon sa Biblia at mga doktrina sa pagitan ng Iglesia ni Kristo at sa member ng ang dating daan or member ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. So para hindi tayo magtagal, atin pong pakinggan ang pagpapatuloy sa usaping ito. Balikan po natin ng sandali at atin na pong ipagpapatuloy-tuloy. Iglesia ni Cristo ni Manalo ang sagupaan sa SBN 21. Bumalangkas sila ng isang palatuntunang itatapat sa ang dating daan ni Brother Eli Soriano. Sa unang pagkakataon po ay maglilingkod kami sa inyo sa himpilang ito sa paubagitan po ng palatuntunang ang tamang daan. Ito ang natatanging palatuntunang pangtelebisyon ng Iglesia ni Manalo na sadyang ginawa upang labanan ang Pangulong Tagapagsalita ng palatuntunang ang dating daan, si Brother Eli Soriano. Panoorin po ninyo mga magulang at mga kaibigan. Ang napanood po ninyo sa inyong mga TV screen mga kababayan ay si Mr. Elisio Soriano ng ang dating daan. Siya raw ang punong tagapangasiwa ng ang dating daan, kapatid Darine. Mula sa pasimula hanggang sa kasalukuyan, isang taon na ang nakararaan. Walang pagtatanghal ang programang ito na hindi nila binatikos ang dating daan. Ipakikita muna namin sa inyo ang nasabing babasahin at pagkatapos ay iparirinig namin sa inyo ang tinig ni Mr. Soriano. Ay ginagawa ni Mr. Eliseo Soriano para labang no, na ayon kay Ginoong Soriano, kapatid na rin eh. Paboritong paborito ni Mr. Eliseo Soriano na paksain ang ginagawa ni Ginoong Eliseo Soriano at ng kanya. Mapatutunayan ninyo na itong si Ginoong Eliseo Soriano, madalda lamang pero wala ho itong nalalaman. Maliwanag ang kanilang layunin, ang igiba si Brother Eli Soriano. Ayaw ko na masabihin yung sira ulo talaga ito si Mr. Soriano. Hindi naman pinagtagal ni Brother Eli ang mga batikos na ito na lumutang sa himpapawid. Agad niyang sinagot ang mga batikos ng mga ministro ng Iglesia ni Manalo. So yan po mga kababayan, isa sa bahagi ng video ang ating napakinggan. Pero para sa kalaman ng lahat, ito po yung mga panahon na kung saan isang panimula na talagang kasagsagan ng sagutan sa pagitan nila ni Maximo Bularan, ni Ramel Parba,
at yung si Sandoval na kasamahan ni Maximo Bularan na siyang tagapangunang magsalita diyan sa kanilang programa sa Samahang Iglesia ni Cristo na pinamagatan na nga na ang tamang daan. Yun po talagang malinaw na ipinangtapat nila dito sa ang dating daan. So, siyempre ang Brother Eli, makikita natin mga kapatid, na siya po ay hindi nagpabaya sa kanilang, sa kanyang obligasyon. So, sa nga lang siya po ang tagapagtanggol, siya po ang tagapagsalita sa samahan o ng mga kaanib ng Iglesia ng Diyos. Siyempre ipinapakita niya na talagang ang katwiran is talagang hindi mananaig ang kasamaan dito. So, therefore mga kababayan, kung makita natin sila po ay nasa, ang Brother Eli lalo na, nasa kanyang edad na kung saan talagang kalakasan niya na nakikipagtunggali sa ayon sa katwiran na nasa Biblia. So ito na po pakikinggan mga kababayan kung ano ang mga pagpapatuloy sa mga salitaang ito. And let us keep the ball rolling. Umpisa na natin, ma'am. Isay-isayin natin sagutin. Hindi po yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Sapagkat yung tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Tanggap pala ni Kabularan na may tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Ibalik natin. Hindi po yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Sapagkat yung tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia, may kaugnayan po iyon sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Isang mo, hindi talagang may tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Yung pala ang tunay na nasa Biblia, Iglesia ng Diyos kay Kristo. Hindi pala Iglesia ni Manalo eh. Hindi Iglesia ni Manalo. Pakita mo. So yung sinasabi ni Kabularan na para raw tayo nasa kumulay habang maano lalo tayo lumulubog. Inumpisahan mo, makikita mo kung sino lulubog sa magdaan. Ating pakinggan ang isa sa mga aral na kanyang pinaninindiganan. Si Cristo, naniniwala kami ang ibong mandarali sa 48 na aklat ni Isayas. Noon, ito, ang aming paniniwala. Ngayon, para sa proof na si Cristo ay sinatayang na ibon, nagpakilala sa isang kalagayang inahing mano. Ang tinutukoy daw po dyan ay taong ibon. Sino ba sa sinungaling na to? Ang buton. Sabi ko raw, yun daw 46-11, ang tinutukoy daw doon, taong ibon. Ha? Wala akong sinabing taong ibon. Ibalik natin, no, mga kababayan. Tulugan nyo ako may sinabi akong taong ibon. Wala. Nang barat si Krum na si Cristo ay sinatayang na ibon, nagpakilala sa isang kalagay ay inahing mano. Ang tinutukoy daw po dyan ay taong ibon. Sino ba sa sinungaling na to? Wala tayo sinabi taong ibon. Wala po yun. Paliwanag yun. Nilagyan tayo sa bibig ng taong ibon. At yun ang tinutulan. Yan ang tinutulan. Yung kanilang gumawa sila ng multo sa pinalalabanan nila. Hindi yung sinabi ko. Ha? Tama? Ang sabi po dito sa ating binasa, gaya ng isang inahing manok. Ito po ay, kung tawagin natin sa figure of speech, ito po ay nasa uring simile, gaya ni si Cristo. Kawawang ginawa doon sa inahing manok. At kawawa rin yung mga sisil, kapatid na rin. Nawala na po ng pagkantan nilang inahin. Nalisa ng... So mga kapatid, itong nagsasalita nito, ito po ay nasa kampo ng Iglesia ni Cristo. Sila po ang tagapagsalita. Yung nasa kabila, ito po si Maximo Bularan, yung nakaharap dito sa dalawa. Ito namang dalawa, itong nasa parte ng kaliwa, sila po yon si Max, sila si Michael Sandoval at saka si Ramel Parba. So yun po, yun talagang laging marinig natin maging sa noong unang arangkada ng ang tamang daan na sadyang ginawa para ipangtapat sa programa naman ng dating daan na ng Iglesia ng Diyos na may pamagat na ang dating daan.
So dito, wala silang planong harapin ng face-to-face ang Brother Eli, kundi sa pamagitan lamang ng programa kagaya nito, live on air. Yun lang po na matagal namang inihamon ni Brother Eli na magharap na lang ng face-to-face. Unang-una, ang tagapangasiwa na si Iranio Manalo na nung araw, nung mga panahon na ito ay buhay pa. Siyempre ngayon ay si Eduardo Manalo na ang nandyan ngayon sa kasalukuyan. So yun po mga kababayan, ituloy natin. Pakpak yung inahing manok at ikinabit sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sangat, o di hindi ka nakakaintindi ng figure of speech. Bakit po? Simili pala. Oh. Bakit ka magsisimili ng dalawang entity na hindi nga magkapareho? Oo, di ba? Kung ang simili nun eh, yung pagmamalasakit ni Kristo, sabi niya, sa mga kanyang mga tauhan, at pagmamalasakit ng inahing manok sa kanyang mga sisiw. Therefore, kung paano yung inahing manok ay may pakpak, natural si Kristo may pakpak din. Hindi ka gano'n ang simili. Siyempre po. O, nakakaintindi ka ba ng grammar? Kung sinabing simili, hindi mo pagtutularin yung dalawang bagay na totally different. Hindi mo pwedeng itulad yung may pakpak sa wala. At sabihin mo simili. At saka pa paano ka makakadang ito wala ang pakpak. That is illegal, ano? Walang humpay na sagutan at katwiranan, ngunit nagiging maliwanag sa madla kung sino ang nagsasabi ng totoo. Na ang karo na tinutukoy doon sa Jeremias 4:13 at 19 at doon ay meron din kabayong mas matulog sa agila, simbolikal, kundi ayon sa kanya, literal talagang na karo at talagang kabayo. Ang stano kasi natin dyan, yung karo. Sinasabing karo, yan po'y tanggi ni Gera. Yan po'y binatay natin doon sa pangyayari, sa world history. Yan naman sinasabi nating kabayo na matulid pa kay sa agila, yan mga aeroplano. Aerial cavalry na yan po ang aeroplano. At ipinapapansin po namin sa inyo, mga magulang at mga kaibigan, may batayan ho kami. Mababasa natin yan sa world history. Sabihin sa bayang ito. Saan? Sa Jerusalem. Kita mo, di sa Jerusalem. Di naman sa Pilipinas yan eh. Opo. O ano ang mangyayari sa Jerusalem? Isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan. Ah, yan pala pagdating, may bayan na ang Diyos at may anak na yung bayan niya. Opo. Eh kung digma ng 1914, hindi pa naman kayo buo. Eh kayo ang amo ang bayan ng Diyos. Kasi wala pa. Ah. Eh hindi totoo yan sa inyo. O di ba? Okay. Eh batayan kami dyan. Mababasa natin yan sa whole history. Kapatid na Joseph, yung bekaro, pangkidigera. Okay. Ah, tapos yun ba naman ang kabayo, yun daw aerial cavalry, mga aeroplano yun. Apo. Paano nangyari na nagkahiwa na yung karo at kabayo? Yung karo na sa lupa, yung kabayo na sa langit. Eh natin, totoo ba? Totoo ba na para malaman lamang ng Diyos ay kinakailangan na pumasok muna sa isipan ng tao at sa puso ng tao ang ano pa bang bagay? Hindi ho. Nagkakamali ka, Suryano, kapag kayan ang iyong sinasabi at yung iyong iniisip, nagkakamali ka riyan. Sapagkat, kung ito'y ating susuriin po, mga kababayan, pakinggan ninyo ang isang salin po ng Biblia. Sa Deuteronomy 13:3, dito po sa The Living Bible, ito po ang ating mapapakinggan. Don't listen to him, for the Lord is testing you to find out whether or not you
really love Him with all your heart and soul. Yung terminong upang maalaman, hindi po referedo yon, hindi pinatutungkol yon sa tunay na Diyos, kundi ang sabi po, the Lord is testing you, sa tao, to find out that you really love Him. Kaya yung terminong upang maalaman ng tao, yung hindi nakakaalam, yun ang hindi alam ni Mr. Elisio Suriano. Sa pagwala ko pong pagsubok. Kabularan! Ginamit mo pa, in-English mo pa yung dinaman eh. The Lord is testing you. Aba, sinusubo kayo ng Panginoon upang maalaman. Sino ba ang gustong makaalam doon? Yung sinusubok o yung sumusubok? Yung sumusubok. Ay, naku naman ikaw, wala ka talaga sa katinuan lalabas niyan. Diba? In-English mo pa, hindi mo ba na iba ba yung English yun? Tagalogin lang natin. Eh, hirap tayo pareho kayo. Tagalogin yung English yun po. Dito po sa 13:3 ng Deuteronomio, ay huwag mong bibinggin ang mga salita ng mahuhulang iyon o ng mapanaginiping iyon ang mga panaginip, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Bakit sinusubok? Upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. O sino interesadong makaalam na iniibig ba siya? Di ang Diyos po. Di ang Diyos. Sino ba yung iniibig? Yung tao. Yung sinusubok. O kalakay-kaya ka pala sinusubok ng Diyos para malaman niya na iniibig mo siya. Opo. O edi, pagka hindi ka pa niya nasusubok, hindi niya pa masasabing iniibig mo nga siya. O, kaya lang masasabi ng Diyos na iniibig mo nga siya pag nasubukan na niya. Opo. Diba? Opo. Kaya nga ang tao dumadating sa pagsubok para alamin ng Diyos kung talagang matatag ka at sumasampalataya ka at mahal mo siya. Opo. Hindi ba ganun yun? Opo. Aba, eh, paliwanag nitong binaliktad eh. Kaya raw, sinusubok ng Diyos yung tao para malaman yung tao. Parang aplikasyon pong mababa, ganito kapatid na Luz, kung halimbawa, ikaw ang Diyos ano. Kaya ba ako susubukin para malaman ko kung iniibig kita. Oo, ganun nga ang pakamulugan nila, kapatid na Dani. Ako nang sinusubok, ako pa rin ang makakaalam ng bunga ng pagsubok. Paano naman yun? Nag-test yung teacher, ang nakaalam yung estudyante. Tuloy natin ito para lumitaw lang yung kanilang mga katangahan. Sa pagwala pa pong pagsubok, paano nga namang malalaman ng tao kung talaga bang iniibig niyang Panginoon? Kaya nga, ang malaking suliranin, kapatid na rin eh, kapatid na Ramiel, doon sa termino eh, upang maalaman mo. Nakalagay na mo! At inawa, balik mo na yung punto na yun na sinabi ng Bulara. Dinadagdag na Biblia para magkalusot yung kasino kanina din eh. At inawa, pag hindi ka magalit dito sa mga to, wala ka nalang amor propio. Wala ka nalang pagmamahal sa kaluluwa pag hindi mo nakagalitan itong mga buwisit na to. Bakit? Eh, harap-harapan, niloloko tao eh. Wala naman nakalagay na upang maalaman mo eh. Ang nakalagay upang maalaman. Diba? Sapagkat sinusubo kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Meron bang mo? Wala po. Para patulog-patulogin na ang dapat makaalam na yung tao? Kaya nga siya sumusubok, gusto niyang maalaman eh. Oh. O diba? Ang katunayan, nung subukin niya si Abraham, ano sinabi niya nung masubok na niya? Tuloy natin. Yan po'y nasa aklat ng Henesis sa 22 at ang talata po'y 10. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas kong ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Dahil sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong buktong nanak. Sino nagsasalita? Ang Diyos ko. Sino talastas ko ngayon? Hindi sinabi kay Abraham, o Abraham, talastas mo na ngayon. Hindi ganon. Talastas ko ngayon. Dahil nasubok niya si Abraham, talaga ibibigay yung anak niya. Huwag mo na ikang buhatin ang kamay mo, Abraham, sa anak mo. Sapagkat talastas ko, sabi ng Diyos. Siya pala ang nakakatalastas. Siya ang nakakaalam.
natin ni Bulala at tinanong niya kung paano yung labuin ng Biblia ng mga tao na yan. Play natin ulit yung... Yan ang malaking suliranig, kapatid na rin eh, kapatid na Ranel, doon sa termino eh, upang maalaman mo sino ang tinutukoy. Sinilanin! Yung determino po, pang maalaman mo. Wala naman nun. Wala po nun. Wala naman nun. Mo, kalusano naman, walang kapakot-takot sa Diyos kahit kapiraso. Wala nun. Eh, pang maalaman, binagdagan mo mo. Darin eh, kapatid Daranel, doon sa termino eh, upang maalaman mo sino ang tinutukoy. Sino ang tinutukoy? Tinagdagan mo yung Biblia. Abularang, kilabutan ka naman kung may kilabot ka. Walang humpay na sagutan at katwiranan. Ngunit nagiging maliwanag sa madla kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pagbibigay kami ng maraming halimbawa, mga magulang at mga kaibigan na ginagamitan ng terminong pampanahon. Subalit, ang kahulugan ay hindi naman ukol sa panahon. Ano ang isa sa mga maibibigay nating prueba? Kapatid na Ramil. Ito po, mababasa natin mga kababayan dito po sa Merriam-Webster College Dictionary. At mababasa po natin sa 757. Ito po ang ating marinig. Morning Glory. Morning Glory po. Abay, ano ba yung tinatawag na Morning Glory, kapatid na Ramil? Ito po. Any of Mario's usually twining plants with showy trumpet-shaped flowers, broadly a plant of the morning glory family, including herbs, shrubs, or trees with alternate leaves and regular pentamerous flowers. Dito po mga kababayan, ginamit po sa diksyonaryo ang morning glory. At yung morning, kapatid na umaga ho yan, kapatid na John, kapatid na Rene. Pero ang sinasabi rito ng morning glory, ito isang uri ng halaman. Ngayon, baka isipin ng iba, kapatid na rin, kapatid na Ramil, yung morning glory na isang uri ng halaman, eh maling tawagin yan na morning glory kung afternoon o kaya kung evening. Baka evening glory na yan, pagka sa gabi. Kaya kung si, hindi na morning. Kung si Elisio Soriano, siguro, ang... tutulig siya rito, maaari. Sandali, po. Ginamit nila yung salitang, yun daw salitang morning o umaga. Hindi naman daw lahat ng ginagamitan ng terminong pampanahon, yun na nga yung kahulugan ay pampanahon. Ang pinagalingan kasi Biblia, Santa Cena. Opo. Ansena, supper. Hapunan. At pinupuna ko bakit umaga, alas 9. At bakit may abuloy. Kung Santa Cena yun, talagang banal na punan yun, ba't may abulo yan? Yan ang pinupuna namin. Ngayon, hindi naman daw ko sinabing hapunan, hapunan na nga. Pinagtatanggol niya ngayon yung pagsasagawa nila ng umaga. Yun ang ibig sabihin na logic na. Ang gumawa ngayon, morning glory. Hindi naman daw ko morning glory nga. Eh, tinan ninyo kung ano kahulugan ng morning glory, mga kababayan. Hindi lang nila binasa ito eh. Ako naman ang babasa. Sa diksyonary sila pumunta. Di, pumunta rin ako sa diksyonary. Susunda ko sila. Baka akala naman ni Kabularan eh. Kailangan. Kahit kapirasong English, may baon naman ako eh, di ba? Ito yon. A climbing plant of the bindweed family. Widely cultivated for its trumpet-shaped blue, purple, pink, or white flowers that close toward evening. Ayan. Kaya pala naman tinawag na may morning glory, it makes sense. Dahil sa morning lang pa siya nakabukadkad at pagkagabi sumasarap. Ayun. Kaya gumamit sila ng halimbawa, sila yata itong nakumunoy, kapatid na Diyosan. Kung ako sa kanya, hindi na ako kakawag. Pag kumawag ka pa niyan, huwag sabihin, walang kinalaman sa panahon nito. Kaya tinawag na morning glory, ang bulaklak kasi nito, pagka gumagabi, sumasara na. Meron yung pangalan niya. Merilasyon. Hindi lang nila naintindihan. Merilasyon. Yan, Kabularan. Tamo? Sasabihin mo, matututo ko sa'yo, mali pala, matututunan ko sa'yo. Dito ka matututo, tama matututo.
Ang isa pa pong dagdag kaalaman, kapatid na dyan, para kay Mr. Soria. So bago magpatuloy mga kapatid, yung kasing kanilang pinag-usapan yung Morning Glory, ipinangangatwiran kasi ng kampo ng Iglesia ng Kristo na yung kanilang pagsanta sena ng alas 8 ng umaga or umaga, yung kanilang banal na hapunan ay ginawa sa umaga ng tinutulog sa or pinupuna ng kampo ng ang dating daan sa pangunan ni Brother Eli, ay pinangangatwiran nila na yun nga ikang halaman ng Morning Glory e si hindi naman ibig sabihin na talagang kung ano pa man dyan. So yun po ang ating narinig kanila. Kasi nga, alam nyo ba mga kababayan, ang isa kasi sa aral ng Iglesia ni Kristo, yung banal na hapunan nila, ginawa nila sa alas 8 ng umaga, alas 9 ng umaga. So yun po ang pinupuna ng Brother Eli na yan ay mali. E kung banal na hapunan, natural, sa hapon nyo gagawin at bakit may abulo yan? Yun lang po. Yan, sa kanyang mga kasama, ay meron pong kasuotang panlalaki na kung tawagin po, kapatid na dyan ay morning dress. Ang kahulugan niya, clothes worn by a man on a very formal occasion such as wedding. Yun ang kasal. Mm-hmm. Hindi naman ang lahat ng kasal ay sa umaga. Pero ang tawag po doon sa kasuotan, panglalaki na ginagamit sa ganong okasyon, morning dress. Pagkakasal, gabi. Oo. Ang sabihin naman niya, mas tama yung evening dress. Yung evening dress, ganun din eh, formal na kasuotan. Kahit formal. Oo, kahit na nakasuot ka sa araw nung formal at sinabing evening dress, walang mali roon. Sapagkat yun ang kahulugan mismo eh. Formal na kasuotan. Kamukha rin naman yung sinabi to, mo. Harapan niloloko mga tao. Sabi niya yun. Mm-hmm. Tingnan natin ang diksyonary ko, ano sabi? Ano po ba sabi? Hindi na binasa po eh. Morning dress. Eto. Eto, morning dress. A man's suit worn to formal daytime events such as wedding. Daytime. Okay. Consisting of a black cutaway, striped black pants, usually a vest, and sometimes a top hat. Ayon. Ang kahulugan pala ng morning dress na isinusot ng lalaki, a man's suit worn to formal daytime events such as wedding. Apo. Hindi naman sa wedding lang ginagamit ito. Ang kanilang panluloko, yung palekay sa kasal, eh, ang kasal naman eh, kaya hindi lang gabi, kaya hindi lang umaga. Mali ang pakahulugan nyo. Apo. Ha? Kaya tinatawag na morning dress, a man's suit worn to formal daytime events, such as wedding. Maraming events. Opo. Isa rin lang wedding. Mm-hmm. Kaya lang, isinusot ito, daytime. Kaya ang tawag, morning dress. Ayon. At pag isinuot mo yan sa gabi, ay pag sinabi, sinuot mo sa gabi ito, hindi na morning dress ito. Sabi ba? Yung evening dress, ganun din eh. Formal na kasuotan. Kahit formal. Oo, kahit na nakasuot ka sa araw nung formal at sinabing evening dress, walang mali roon. Yun nga, mali nga. Huwag ka magsusot ng evening dress sa umaga. Dahil wala ka sa lugar. Kaya huwag ka magsasantase na ng alas 9 ng umaga. Parang ganito yung kamagdadari eh. Ang pinambabati raw, Iglesia ni Cristo. Oh, no. Kaya pag nagkasalubo tayo sa daan, ano nabati mo sa akin? Iglesia ni Cristo! Iglesia ni Cristo! Ang gabi, kaya hindi lang umaga. Mali ang So yan lang po mga kababayan, ang kabuhan sa isang bahagi ng programa ng Ang Dating Daan. Balik tayo sa dekada 2001. Dahil po, siyempre, ang sagutan ng Iglesia ni Cristo at sa pagitan ng Ang Dating Daan ay talagang nag-umpisa po dito sa panahon nito. Ito po ay sa John 11, 2001. Na kung ating matatandaan mga kababayan, ako ay saksing buhay na ang programang ito na pinagsasalitaan na ni Brother Eli na may pamagat na Ang Dating Daan, ito pa'y ginaganap dyan sa SBN 21 na noon yung Robinson Galleria is under construction pa po yan. Ginaganap po yan doon sa basement po yan. At ako'y isab din sa audience nung mga programang kagaya nito. 2001.
At dahil nga po sa kasikatan ng ang dating daan noong mga panahon na yan, programa po yan mga kababayan, hindi yan samahan, hindi yan religion or grupo. Yun po ay pangalan ng programa ng samahang mga kaanib ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Na dahil nga sa kasikatan, eh siyempre parang na-apawa na at na wala nang saysay yung kanilang programa dyan sa NET25. So gumawa sila ng isang programang may pamagat na Ang Tamang Daan upang ipangtapat sa programang Ang Dating Daan. Na imbis sana, harapin nila kung kaya nilang harapin face to face. Yan, unang-una nga ang panawagan ni Brother Eli na sana kung pupwede lang humarap na si Iranio Manalo noong mga panahon na yan. Dahil siyempre buhay pa ang Iranio Manalo noong mga panahon na yan, yun po ang inaabangan din po ng marami, maging sa kampo ng Iglesia ng Kristo at maging sa mga manonood. Dahil sa pamagitan nga ng debate ito, na sa pamagitan ng live on air, marami pong ministro ng Iglesia ng Kristo na kumalas dyan at umanib na po dito sa samahan or sa panigla ni Brother Eli. At isa na nga po doon ang naanib ng si hindi ko na lang babanggitin ang pangalan para naman hindi na rin natin maalala kung ano pa man, para wala na pong ibang usapin. Pero marami pong mga ministro na Iglesia ng Kristong kumalas na dyan at umanib na po sa panig ni Brother Eli. Yun po lang mga kababayan, nilinaw ko lang po. Ano mga kababayan at mga kapatid, sana po kung inyong nasubaybayan ang programang ito ay mas maalala ninyo kung anong nangyari noon sa mga taong 2001, July 11. At sa mga bagong dating naman at sa mga bago pa lang sa mga pagitan ng mga usaping ito, ay ito po yung nangyari noong panahon na yun, na ang Brother Eli ay talagang ipinagtanggol niya ang katwiran ng Panginoon. Sa anumang paraan, gumastos man siya ng malaking halaga, ipangbayad lang sa national television o pangtapatan ang mga paninira at mga pagsasalita nila ng kampo ng Iglesia ng Kristo na wala sa ayos. Yun po ay ayon sa ating narinig kanina. So yun po mga kababayan, at kung inyo mang nagustuhan ng ating ginagawang video na ito, ay huwag kalimutan na paki-link lang po at paki-click. Click lang po yung ating bell icon dyan sa baba upang tayo magsama-sama sa banda paroon. Muli, ang inyong lingkod na si Felix Mor TV ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. At abangan po ninyo ang mga sumusunod pang mga video na ating upload dito sa pangalan po ng pananampalataya ay atin pong masubaybayan. Hanggang dito lang po mga kababayan, sana po nasa mais kayong kalagayan at magsama-sama tayo hanggang sa muli. Maraming salamat at magandang araw. Bye-bye na po.